Tuwa doon is kanang kasiklase na shares kinang dali mo mahibalan kung unsa mga kasiklase na shares kay katong last ordinary shares na mo. So, sa ordinary shares pa lang na ay lahi-lahi. Okay, when we say ordinary shares, na ay katong-atong nahibalaan na par value shares. Pero naapoy no par shares. Na, tas sa no par shares, napagitnay with stated value. Tapos na ay without stated value. So, halimbawa, before ba tayo magpadayon, unsa man yung kalahian ni par value shares o no par shares? Si par value shares na yung par value na nakabutang sa Articles of Incorporation, hangga? Na yung par value nakabutang sa Articles of Incorporation eh. Kini wala sa Articles of Incorporation. Pero pag may ngutang no par shares, na naay stated value, that means na sa share certificate ang iyang stated value, wala sa Articles of Incorporation pag-apply. Okay? So, unsa may mga entry ani if ever. So, dali sa taon na, kintahay, you issued shares, you corporation, ikaw kibali, you issued 100,000 shares for 20 each. Tapos, according to that, par value shares man, ang par kibali is 10. Diba, hindi mong entry ni debit cash, anak, 100,000 times 20, you have 2 million. Tama? And then, ordinary share capital. Pero para, this is 100,000 times 10. 1 million. Ang sobra, ordinary share capital, share premium, 1 million. Okay na, nakapadali pag par value shares. Pero kung no par shares, stated value, so meaning walay par as if, pareho nagapon, you issued 100,000 shares for 20 each. Pero instead of par na 10 each, ang ibutang stated value na 10. So pareho nagapon ng entry gamay, debit cash, 100,000 times 20, 2 million gihapon. OSC, pero dili par, stated value na siya. Pero pareho nagapon ang computation. 1 million, unya magamit gihapon ng OSC, share premium na 1 million. Okay? Pero kung kini, without stated value, ang mahitabo, yung debit cash, 100,000 times 20 still, we have 2 million. Tapos OSC. Ang par or ang stated value, ana, 100,000 times 5, we have 500,000. Kay pag without stated value ng anong par shares, murag automatic siya nga 5 ang stated value. Pero kung kining stated value ang isgutan o par value shares, pwede na piso na mga par values. Kini lamang stated value na ano, no par shares niya without stated value, 5 diretso ang ihang assumption. So, we have 500,000 and we have OSC, share premium, 1.5 million. Yang anong i-separate man eh? Kay kini magung par value shares, pag moingon tag par value shares, diba na illegal capital? Ang legal capital is the capital that could not be withdrawn by the owners, by the shareholders ba? Under trust fund doctrine. Tama? Pag par value shares, kung kini, kaniba nang to sa par value shares, ang dili lang ma-withdrawan na is kanara. Ang mga para. So, ordinary share capital na par,
preference share capital na atong i-discuss later kung unsa ng preference share capital nga par gihapon, and subscribe share capital na naka-par gihapon muna ang legal capital ng par value shares. Pero kung dili par value shares like this one, kining with stated value and without stated value, the whole contributed capital will become the legal capital. At tanan nila i-contribute, bahala pag sumbra na sa stated values, kanang-nana sa share premium, maapil na sa legal capital, di na siya ma-withdraw. So, kinahanglan yun mo siya i-differentiate. Ipapukutan ka, how much is the legal capital? Nga kakita ka par value shares. Ituta lang ang mga par. Pila ang legal capital pag no par shares o what I pake kung with stated value or without stated value. Ang tanan, contributed capital. Legal capital. Okay? So, maunang sa ordinary shares. Ang niya kay, again, kining ordinary shares, kung isa lang ang klase ng shares imong ipanghatag, tawag sa ordinary shares. Pero may namang wilain, sometimes na ilahi na klase na shares, we have preference shares. Preference shares. So, unsa man sa ning preference shares? So, pare-pareho kun ning preference shares sa ordinary shares. Na ipag, for example, ang pag is 1 million PSC. Na ay PSC or preference share capital, share premium, itahay. Atong liwan to, 1 million also. Kaya inanak maghihapon mag-entry sa preference shares. The only difference is that sa iyang par, nasa'y percentage na nakabota. So, kung sa may meaning ano yung ordinary gawa man ay percentage. Kung sa may meaning ano ang percentage. Kada magka-income ang isa ka company, ang atong corporation, kaya kita man si corporation, bayaran ni nato ng mga preference shareholders na pila man 10% sa ilang par. Wala yung labot ni sa 10% ang kanyang share premium sa par. Ha? So, if ever na yung net income kitahay na 300,000 na mahitabo, 10% times 1 million, ihatag na to sa preference shareholders. So, 300 minus 100 ihatag sa preference shareholders, 200 na lang sa ordinary shares. Okay? So, maunang konsepto sa preference shares. Although, kining preference shares, good ni mo, dagang klase na ay ginatawag na callable preference shares. So, pag may ngontag callable preference shares, normal na nila preference shares. Ang entry is normal na inanipod. Like, for example, kuan, naghatag ka, you issued, ikaw ha, as a corporation, you issued 100,000 shares. Par is 50. Tapos 10% na siya. 470 per share. So, ang imong pagka-entry is normal. Debit cash, 100,000 times 50, 5 million na niya ta. Ito bang yung deliver? 5 million. And preference share capital, hindi man 5 million. 100,000 times 70, di ba? 7 million. Pero ang PSC, 100,000 times 50, 5 million. PSC, share premium is 2 million. Okay. So, inanalay mong entry pag callable preference share. Pero unsa magipasabot sa callable? Ang callable preference share, inanay man siya, kung ikaw si corporation, ikaw na, corporation. Tapos, mabalik ya ba yung kaong shares sa mga shareholders? Okay, nagdaghan kibali sila. Na, balik ya kayo ni. Shareholders. So, maghatag kag shares, magbayad sila o cash. Tama? Callable meaning, naa sa imuha ang option kung bawion nimo ang shares.
Umbawihon mo ng shares, magbayad kang cash pa doon sa ilaha. Pero the power para bawihon ng shares is vested sa imo as the corporation. Ano ng callable preference shares, okay? This is not the same when we talk about the second type, the redeemable preference shares. Kana, redeemable preference shares. Kapag redeemable preference shares, layab ni siya. Huwag na tayo paligoy-ligoy. Liability ni siya. Anong liability man ni siya? Sa redeemable preference shares, ang magbuot na iuli ang shares sa imo as the corporation. Si shareholder, actually, pagbaligya pa lang anak, kabalo na ka kung ano sa anak nila iuli per agreement. So meaning, na ay maturity date. Example, pagbaligya ni mo ng shares, ingon dito sa kontrata ninyo, 3 years later, iuli nila ang shares. Dili ah, ikaw may magbuot, ano saan mo mawion? E sa bikas, sila, shareholders. So na ay maturity date, check. Di ba, kaya na sila yung percentage kanang preference shares. So, if naana sila yung percentage, niya na pag yung maturity date, a percentage will be known as an interest. Diba? So, pag-present ng duha, liability na. Kay pag shareholders equity or any equity at all, dapat wala yung maturity date. Like, nag-invest ka sa imuhang kumpanya, dili man sure kung ano ka na rin mo mabawi imong gi-invest. Kaya kung sure na yung maturity date, utang na. You are a creditor. You are not an owner. So, muna yung difference sa mainly ni creditor o ni owner. Kasi owner, di na niya halos babawi yung investment for a fixed period of time. Pero kung creditor lang na normal, mababawi na nila. Kaya pabayon mang ka ng mga creditors sa fixed maturity. Di ba? So, liability niya siya. So, unsa mo na pag-entry, sir? Pag ang pangalan niya redeemable preference shares ang imo dapat entry ana is debit cash 7 million credit liability 7 million okay now kalon kung magbayad og dividends di ba pag callable preference shares or mga shares di ba inani man ang pagbayad og dividends debit retained earnings an appropriated kay diha man tangtangon example 100,000 credit cash di ba kung cash dividends shortcut ni siya diri adili ang entry is interest expense 100,000 and credit cash 100,000. So, it's not the same. Kining interest expense kay gamiton pa man eh, minus ni para makuha ang net income, di ba? Kining retained earnings kay abang net income nanganhi naman eh. So, meaning, interest expense pa namang before taxes pa ni siya. Kini after na ning na taxes. So, they are not the same. So, that's redeemable preference shares. Unya, dagan paging klase ng mga preference shares. Example, pag-isa, aside anang callable o redeemable. Now, what do we call as share warrants? Preference shares with share warrants. Kung sa mana, you sold as a corporation 100,000 shares for 17. Ang par is 15. Kanya 10% ang rate, annual rate. Tapos, with share warrants. Okay na. So, pag inana, kung unsang number of shares na yung gibaligya, mausapan mong share warrants na gi-issue. Share warrants. Kanya na nato, isibutan unsan ng share warrants. Tapos, 5 daw, share warrants na
makapalit daw og one ordinary share. So lahi kaysa sa ibaligya. You sold 100,000 preference shares, ha? Imong isold with share warrants. Tapos ang mapalit sa 5 share warrants, isa ka ordinary share, dili the same sa original na gibaligyan. The preference shares ang unang gibaligyan. Kung ang share warrants is para makapalit rapod ang mga preference shareholders ng the same na preference shares, wala tayong problema sa accounting sa share warrants kay walay entry related sa share warrants. Pero kini kay ang original na gibaligyan, preference shares. Ipakapinan og share warrants na paggamiton daw 5 kabuok share warrants, makapalit og ordinary share. At kuang kintahay 60. Ana 60. Fair value. Oh, na may fair value 70. Na 60. Abi dai. At 6, dili at 60. Sige. At 25, ana 25. Fair value of ordinary share during that date is kuang gibale 25. Ano? Eh 25. 50. Sige, 14 na lang. 40 pesos each. So may pasabutan na yung gilungag, sir. Diyan na yung maklaro sa pulos ng share warrants. So kung mamaligya mo kintay sa ako o shares, shareholder na ko. Pero what if na ako'y share warrant? Hindi nyo pong hinatag ba? So may meaning na. Kung kinsa man ang makadawat o share warrant, makapalit sila o share sa mas barato na presyo. So, sa kini na problem, huwag inane. Ano maligya mo? Kitay, ako nipalitan ng 100,000 shares pag sitting tang isa. O niya, ipakapin natin yung share warrant. So, meaning, maingan nyo, cute ko. Kahit dili lang shares akong madawat, na po'y share warrants. O niya, unsay pulos, ana, para sa ako ng share warrants. Kana ang mga share warrants, 5 kabuok akong ipresent, mula discount coupon siya. Makapalit kong ordinary shares, tagbay 5 na. Kung wala ko'y share warrants, 40 na. So, the moment nga na mo'y share warrants, normally, na mo'y discount sa pagpalit ng ordinary shares or ng mga shares. Okay? So, muna yung nahitabo. Now, kung saan mo lang pag-account ron, sir, una, again, kung kini nga share warrants, ang paliton, preference shares na po, niya ang original, preference shares po nang ibaligya, wala'y entry sa share warrants. Okay? Karon kay pang ordinary shares man ang share warrants, na na kay entry. At saan naman yung may mong entry? Mag-debit ka cash. Niya, magbutang ka PSC, PAG, PSC, share premium also. Tapos na ano din kay sa ka-account, share warrants outstanding. Na na kay bago na account. Nakining PSC PAR, PSC share premium is the same with OSC PAR and OSC share premium. The question is, kining account sir, kining share warrants outstanding, kung saan eh? Shareholders equity account gihapon eh. Kapamilya ni share premium ng share warrants outstanding. Okay? The question is, kung sa may pamutang din eh? As simple learning sa cash, kaya nga naman, 100,000 times 70. We have 7 million. Dali na kayo. Kinikinang part, dali na. Ang problema ani is, pila man yung ibutang din eh? Pila yung ibutang sa share warrants? That's the question. Okay? So, on first, pwede kaya yung ihatag. Aside sa kanan na problem, ihatag ang fair value of ordinary share. Fair value of preference shares. Eh, preference shares man ang ibaligya. Without share warrants. Naiba na ba yung mga laing name ng share warrants, ha? Usay, tawag ko siya stock options, share options. Pero parehan na na. Pag nakakainan na, you will have the discount pag magpalit ka isang unsa na share. Okay? Baka na.
fair value of the preference shares without the share warrants should have been kuang gitahay 69. Pero kailangan lagi share warrants mo ng 70. So meaning makuha nimo ang fair value gyud ni PSC, which is 100,000 times 69. So pila man siya? 6,900,000. Pwede nga na. Kanya ang share warrants outstanding 100,000 of course. Kanya kay kining kay para makumpleto ni dapat ibutang ni mo ang par, no? So 50,100,000 times 50, we have 5,000,000. That means the preference share capital share premium is 1.9 and the share warrants outstanding is 100. In ana na siya pagbutan ang problem. Gihatag ang present value, ang fair value of the preference shares kung walay share warrants. Kanya, ikaduha, pwede po gyapon buutan ang ihatag fair value of the share warrants. Ihatag. Wala gihatag ang fair value sa preference shares without share warrants, but the fair value of the share warrants is given. Example, ang gihatag is 0.18 per share warrant. Dili may nani. Ang mahitabo, una na nimo mabutangan kining share warrants. 100,000 kabuok share warrants times 0.18. So, 80,000. Na, 80,000. So, kung 80,000 na siya, so kining nabiling dire, will not be 5 million kaya po ng par, kining 80 na noon sa kunya ang buong preference shares yun is 6,000,000. Dito ganyan na? 6,920,000. Tama? Oo. So, ang preference share capital share premium is 1,920,000. So, yun na siya, pagbuutan ang problem. Ihatag ang preference share na fair value without the share warrants. Kunya ihatag po ang fair value of the share warrants. Or ana ha? Sir, what if gibutang ang duha? Pag gibutang ang duha, 69.80 gihatag? Oo. Para dili ka maglabat, kaya ganina, isa naman ang gihatag. So, giuna ni. Ilimit na ni, sobra. Kaya kung kinipon ang gihatag, una-una ni. Ilimit na ni, dali, tama ba? What if gihatag ang duha, sir? So, inaningon yun mo siya. Pila ka buo preference shares? 100,000. Tagpila man, kanang without share warrants, kanang yun yung value, 69, di ba? So you have 6.9 million, tama? Yeah, pila man ang share warrants, 100,000 mo ka buo. Tagpila man daw ang fair value, 0.80. So pila man na, 80,000. So you have, thank you na mabalance, eh, kinisiya, hindi man yun mag 7 million, pila man eh. 6,980,000. So, di nga mabalance, di ba? Yes. Imo na ilang fair value. Ang imo na na normally is 7 million man ang gibayad yun ni mo, ang gibayad ng mga shareholders para sa preference shares with share warrant. 7 million man, di ba? Tungaan na ron, na i-fraction sa preference shares, kuhan siya 6,900,000 over 6,980,000 times 7 million sa share warrants is 80 over 6,980,000 times 7 million. Mauna ilang share sa isa't isa. Ikihatag mong gunang duha. $6,990,771. Kanya ang kining isa. $80,229. So, imo lang natunga, so pwede lang mag-enter debit cash. 7 million.
credit, PSC. PSC, syempre nyo, yung share warrants. So, pwede na naman po noon, ang share warrants, 80,229. Syempre, ang PSC at PAR remained at 5 million. So, ang nabilin is 1,9,1,9,7,7,1. O, yun na ang entry. Pag duha kabuok ang fair value ng gihatag. 7 million na lang, no? So, kana, medyo buutan gihapon ang problema na. Pero sometimes, kinilag yun, ang ihatag, wala na ilaing given, walay fair value ng preference shares ng walay share warrants. Ang tawag niyo sa akin, fair value of preference shares, X warrants, or meaning excluding the share warrants. Ha? Huh? So, what if wala kinilang gihatag na mag-compute-compute ka ron para sa share warrants? Ang value ng share warrants, imuhang i-estimate. Kung saan man yung pag-estimate, inanayunin mo siya. Kung sa gani, ang imong mapalit pag na kay share warrants, ordinary share, tama ba? Unahunin mo ng pila imong bayaran kung walay share warrant. 40, di ba? Minus exercise price. What's exercise price? Kung naka share warrants, pila may imong bayaran? Which is a problem, 25, exercise, ha? Exercise price. Ang iyahang technical na term. So, walay share warrant, naka share warrant, tipid o 15. Uy, tipid o 15. Ha? Ang tawag kay intrinsic value. Intrinsic value na siya. Pero kinikinsi, matipid na ni Nemo pag naa kay lima ka share warrants. Kasi syempre, makapalit man daw ka isang ordinary share kung naa ay lima ka share warrants. Diba? So, kinsi, para sa lima ka share warrants na tinipid, diba? Divided by 5, 3. 3 ang share warrants. So, kung 3 ang share warrants, pwede na mga maka-entry. Bahalag wala ning duha. Masabay mo entry, debit, 7 million na cash. Credit, PSC. Apartment, it's 5 million. Tapos una ang share warrants outstanding kay tag 3 man times 100,000, we have 300,000. So, ang remaining na lang, PSC, share premium, 1.7 million. O, 1.7 million. So, inana ang mahitabo. Pag walay gihatag na fair value sa share warrants, walay gihatag na fair value sa preference shares, X share warrants. So, muna, ang mga nai-entry sa kuwan sa preference shares. Ang problema again is nabay isa ka preference shares. Ang tawag po is convertible preference shares. So, sa kini na problem, ato daw na yung kuhanan. Kini lang hapon, 100,000 shares na naipar na 50 na ang cash na ibaligya or issue price is 70 per share o mga normal, pero naalay ko ang twist convertible daw siya to ordinary share. So meaning ang mga preference shareholders na sila yung option na i-convert na into ordinary shares. So yung nalang mo convert man into ordinary shares na ang preference shares mas gana kayo na kung sila pagbayad. Ang preference shares bang good, limited sila makaputo kung unsa yung mahitabo sa corporation. Ha? Ang ordinary shares, sila yun ang mga pinakatinuod ng mga owners. Sila ang nag-absorb ng higher risk o nang sila po ang mabulahan pag-ayo kung high kayo ang return. For example, si preference shareholders,
10% 1 million, 100,000 ra ang ila. Kanya kung ang income is 10 million, 100,000 ra ang ila. 9.9 ang manto sa ordinary shareholders. So usahay, ganahan sila mo convert into ordinary shares. Kay ang ordinary shareholders ang tinuod na owners ng corporation, sila may makaboto sa tanan na kinahanglan butuhan ng mga shareholders, ang preference shareholders limited ramanggod. Unya, sila may high ang risk, sometimes sila po na mabulahan pag high ang return. So, kung saan mo ni pag-entry sir, convertible to ordinary shares, 200,000 kabuo. Ana, may dahay. 200,000 kabuo. Unya, ang par daw kay 10. So, ayaw sa ninyong naunaan ni nga sentence or phrase. Sentence mo dapat eh, pero para sa yun na siya, ako lang gipang putol-putol. So, convertible to ordinary shares siya. So, ayaw sa ninyong naunaan, pag nag-issue pa ka, wala pa ninyong ang mga preferential holders. Sige, i-list ng ordinary shares. Ayaw sa pag-problema. Inani sa ka mag-record. Normal na. Ano say normal? Debit? Cash. Ana. Pila man? 7 million. Credit PSC? Par. 5 million. PSC? Share? Premium. Pila man? 2 million. Pero, if mag-convert na, ingon na sa problem, the preferential holders opted na i-convert. So, kung sa'yo, may tabo. Maklose ng PSC, 5 million. Maklose po ng PSC, share premium na 2 million. Madebit na kayo, credit man siya din eh. Unya, mulog ba ang OSC? Tapos ngayon sa OSC, 200,000 na lang. Unya ang par kay G's. So 2 million. So ang OSC, share premium is 5 million. Inana siya. Pag-convertible preference shares. Pero pala yun sa tadali, balik sa tadali, hining share warrants outstanding, sir, ba? Baka discount ba lagi ka? So, question, pwede ba nyo ibaligya ng share warrants? Oh no, nabaligya naman natin share warrants. Mahitabo, kung sa may mahitabo, if ever, i-exercise ng preference shareholders ang iyang share warrants. Sa may itong gamito na, kini na lang? Kini? Kini ba lang? Pinaka kini ang gamitan na subingin na nato. Kung kini ang dihatag plus kini, di ba morning entry? Tama? So maong sa to ng share warrant, sir. Naanana sa mga preference shareholders kung unsaon nila ang share warrants. Kaya ang share warrants, pwede na ibaligya sa lain. Pwede nila ibaligya sa lain. Pero wala na tayo paki-at to as corporation. Ilahan na tong transaction. Di ba? Pwede nila i-exercise. So, tulo ka po yung option. Pwede ikuhan, ibaligya sa lain para ang lain na may makapahimuyo sa discount. Ikaduha, i-exercise. Ang ikatulo, pasakda na po expire. Kaya ang share warrants po expire man. So, example, kining share warrants outstanding i-exercise. So, meaning, nipalit yun. Nipalit yun ang mga preference shareholders. So, pila man kabong ilang mapalit? Kung 100,000 share warrants daw, unya, lima man ang kinahanglan para makapalit yung isa, so 100,000 divided by 5, 20,000 shares na ang ilahang mapalit sa imo. Ordinary shares. So, unsa may imong entry, ana? Debit ka cash. Kaya mong palit man sila sa imo. Pila man? 20,000 shares. Kaya again, 100,000 share warrants, 5 kabuong share warrants ang kinahanglan para makapalit yung isang ordinary shares. So, 20,000 ragyod ang mabaligyan nimo na ordinary shares sa ila. Unya, times nimo, maingon mo na sila, sir, 25 ramang bayaran o? O, maingon siya ka, oo, 25, kayo mo may exercise price. So, 20,000 times 25, ilan man na? 500? 500,000. Tapos, maklose na ang share warrants outstanding mo. Okay, di ba? Ang 80
di naman sa outstanding, gigamit naman sa mo na mag-issue na kag OSC na 20,000 shares, pila ganyan ang para ni? Wala ko ng butang ang par sa ordinary share na rin. Example, ang para na is G's. Okay, par G's. So, 200,000. So, ang kulang, ato na sa OSC, share premium. So, butang ko na lang nakatitik par sa OSC. Par man to sa kuan? Preference shares tong 15. Par sa OSC is 10. So, ordinary share capital, share premium, 580 minus 200, 380. So, ina na mahitabo, pag i-exercise, pag ilan ang ibaligya sa lain, wala tayo paki. Kay dawat balitang gas, di man. Pagbaligya nila sa lain, ila itong transaction. Okay? What if mo expire, sir? Ah, dali, nakaayaw. Pag mo expire, ang share warrants outstanding, i-debit, kinaya expiration. Ma-debit, share warrants outstanding. Muad to sa OSC, share premium. So, mawala man siya sa share warrants outstanding, pero muad to siya sa share premium. Okay? So, mauna siya. Now, dahil related ani. Taas ko din. Dahil related ani. Ano may related ani? Pag may mong magutag convertible preference shares o share warrants, sometimes, mag-issue ka og bonds. Kasi mag-issue ka og bonds. In ano ba? Mangutang ka, kinima na maligya mga shares para makakwarta. Kinig siya. Karun, ang ato ang example na karun is, kinina. Kung nang video, sa video, sa... So, ina. Datay ginatawag na compound financial instrument. Unsa may compound financial instrument? Duha ang imuhang ihatag sa imuhang creditor or share or creditor. Example, you issued bonds. Pag makadungog gali ka ng you issued bonds, you issued 1,000 pieces. Face value kibali is 1,000 na bonds. Pag makadungog ka na, nangutang ka na. Tapos, ang bonds, ang imuhang ebidensya na nangutang ka. Okay? So, 1,000 pieces, 1,000 bonds, 1 million na ang pasabot ang imong giutang na face value. Which is normally, dili nga mao ang imong madawat yun pag-utang. Pero mao na imong bayaran. Tapos, kana daw is 10% per annum. So, nangutang yun ka na. Okay? So, nangutang ka na, 1 million, 10% per annum. Tapos, proceeds received. Siyempre, kaya nangutang man ka na, kaya madawat. Proceeds received is 1 million ang nakabutang sa problem. Nya, gibutang sa problem, maong 1 million imong nadawat, kay aside from issuing bonds or pagpangutang, niingon po ka, aside sa magbayad ni, maghatag mi og share warrants. So, ang gihatag ni mo is bonds as evidence na imong pagkakautang. Nangutang ka. Pero gitagaan imong share warrants ang imong giutangan. So, karon ang kata imong giutangan, medyo malipay to siya. Kay bayaran pa ni mo, unya na pa sila yung chance na mahimong shareholder ng inyong kumpanya. Kay makapalit man sila sa mas barato na presyo ani. Diba? So, naghatag kibali o share warrants. 100,000 share warrants. So, the fair value, ano? Effective rate. Is 12%. So, nanahi. Mone yung tinood na rate. Mone yung isabutan. Nominal rate na based sa sabot. Yung effective rate mo, yun na ang tinuod na rate na nag-prevail. So, pag lahing ning duha, sigurado ko na ang dapat ni mo madawat na kwarta pag-issue ni mo ng bonds is lesser than 1 million. Pero, mauban na naitabo, dili. Kaya imong na-receive 1 million. Ano man? Naghatag mag-100,000 share warrants.
Ha? So, unsa ka manangin mo doon? Mag-entry ka na, debit cash ka, sure, good ka, 1 million. Kaya 1 million man ang proceeds na imong nadawat. Credit, bonds, payable. Pero, naiisa, share warrants outstanding. So, dili lang utang ang imong i-recognize, but also na kay equity. O lang itawag siyang compound financial instrument. Although, nahitapat niya siya na topic, pero i-appeal na lang diri, because of this, share warrants outstanding. So, tama ni siya. Una, naabay gihatag na fair value ng bonds, X rights or X warrants. Again, daghanig pangalan ng share warrants. Na stock options, na stock rights. Oh, na stock options, na stock rights. Tulog daw. Stock options at stock rights na siya. So, pwede ihatag ang fair value sa bonds kung wala lang ta ng share warrants. Ang atuwa mong gudari, 1 million na itong nadawat, kay naghatag ng bonds, naghatag butang share warrants. What if walay share warrants? Pila man ang bonds, pwede butang niya. That the bonds has a kuan, fair value of 98%. O sa may 98% sa 1 million, 980,000. So pwede niya may butang na rin 980,000. Tapos balancing figure ang 20,000 sa share warrants outstanding. Kung buutan ang problem. Okay? Pwede po, ihatag sa problem, ang fair value sa share warrants, like for example, ang 100,000 share warrants na ay tag piso na value. O, 100,000 may butang ka rin, 900 sa bonds payable. Huh? Pero kung wala, parehan eh, wala mang ihatag, pero ihatag man ang effective rate, hanapon sa natong maturity date. Ang maturity date, for example, is 3 years. Ano? So meaning, ang bayro nun mo is 1 million na bonds, 1,000 pieces times, so 1,000 face value bonds, puro bang kwarta. Kada isa kapapel, 1,000 ang value. So 1 million, ang imong bayro nun. Tapos, magbayad pag yung kang interest na 10% per annum based on yung agreement or the nominal rate, di ba? Makompute ba nimo ang para sa bonds, bisang effective rate ng yata, kung makompute, o imong utang, principal, 1 million. Kaso, di na 1 million kay bayaran ni after 3 years pa. So, para makuha ni mong value anang karon, you have 1 plus I. So, in this case, ang 12% ang gamiton, ang effective rate, raised to the power of negative 3 equals 711,800. Kay kanya siya is 0.7118 man kung i-round off in 4 decimal places. And then, ang interest na yung bayro nun, 100,000. Pero diliin ani ang formula niya. Ano man, kay perminti mo kung ibayaran for 3 years at the end of the year. Balik-balik ba? So, di siya pareho sa principal na 1 plus I raised to the power of negative N or negative periods. Kini siya, 1.12 raised to the power of negative 3. Kaso na yung 1 minus na ay 0.12. So para makabalo mo ani na mo ko yung video sa time value of money, balikin ra kanto ninyo para ma-understand ninyo ang concept. Pero as of now, pag interest, tapos sa end, kulikon per minti ang interest, 1 plus I raised to the power of negative 3, kaso lang na ay 1 minus 3 sa atubang, nga na po ay divided by 0.12. Okay? So we have 240,180 kay 2.40181 in 4 decimal places. So, kinitanan is 951,980. So, muna yung may butang sa bonds, 951,980 minus 1 million, maunang mat to sa share warrants outstanding. Di naman. 0.20. O inana siya. And normally, bonds yun ang una na mabutang. Saling-saling na yun ang share warrants outstanding. And you already know kung sa'yo may taboy ng share warrants. Sa katong imong gihatagan ani, tuloy ang options. Pwede niya ibaligya sa lain, which is wala tayong pakialam.
pwede na iyang i-exercise to. Kunya ato naman na istoryahan kung saan pag-exercise. Makadawat ka kwanta, di ba? So, walang share warrants outstanding niya. OSC, OSC share premium, di ba? Pero, if mo expire, o share warrants outstanding, mo sa OSC share premium, mo ito ang tulo na paingnan sa share warrants outstanding niya, morning sa compound financial interest. So, di na lagi related sa preference shares. Dili na, pero naman ko dali ang share warrants outstanding. Okay? So, sa compound financial instrument gyapon, para makompleto na, sometimes dili share warrants ang ihatag. Ang ihatag is conversion option. So, may meaning nga eh. Mura na yun ka, pautangan may be, na ibanso. Pero kung gusto ni mo na dili may mabayad ka sa imo, gusto ni mo mahimong shareholder, pwede po. Pwede ni mo i-convert ang among utang, magbayad mo yung shares, dili kwarta. So, from being a creditor, mahimo na kang shareholder. Pwede yun, ano eh, conversion option. So, where gyud po ning entry? Cash, bonds payable, kaso kini, conversion option na equity. Ha? Conversion option na equity. Na, pareho lang pagka-compute. Kung na fair value sa bonds payable, ibutang nimo ang sumpra, share warrants outstanding. Kung ihatag ang fair value sa share, sa share warrants, balik ta. Pag ihatag ang fair value sa bonds payable, ang sumpra sa conversion option. Pag ihatag ang sa conversion option, unahon nimo ang sumpra sa bonds payable. Kung wala, gipanghatag ang fair value, compute nimo parihan ni. Well, gyapon, 951,980 maadto sa bonds payable, ang sumpra maadto sa conversion option. So, pariho na sa dilian na side. Okay? Last, na ay preference shares na ginatawag na cumulative and participating. O niya, syempre, ang ilahang opposite, non-cumulative o non-participating. So, kung makasabot man yung cumulative o participating, kasabot na sa non-cumulative o non-participating. Although, walang ilabot sa mga entry-entry. Pagbuhin mo na magulog cumulative ang preference shares, kanya ikaw mo yung nakagunit, malipay ka na gamay ng anuman. Kung 1 million ang imong preference shares na ginagunitan ang par, tapos 10%. So, 10% times 1 million, dapat bayaran ka 100,000 kung na ay dividend declaration. Bayaran ka. So kung 90,000 ang net income karon, imo na dapat utanan. Kung i-declare ni Board of Directors as dividends, declare meaning mo ingon sa Board of Directors, basige, makatagtag dividends. Akauno ni Mungurot. Diba? Mawa na pagka-preference shareholder. Pero kung wala'y dividend declaration, wak mang yung mabayaran ana pag di mag-decide si Board of Directors. Pero, pag cumulative ka, magkadako ang imong makuha, hantod yung magbayad. Si corporation, example, wala nang bayad ron. Una na kay balance, 100,000. Next year, wala kaya po nang bayad. O, na kay balance, 200,000. Hantod diling magbayad, magkadako ang imong share sa retained earnings. Nagets ba? Pag cumulative. So, meaning, pag non-cumulative, pag diling magbayad ang corporation karon, which na, di na nimo makarga next year. Di na ka makaingo na, uy, huwag ba ka nagbayad next year? So, 200,000 ako akarong year 2. Dili na inana, pag non-cumulative. Pero kala siya, madiscuss na siya sa kung ano, further topic sa book value per share. Pag participating, syempre, inani siya. Pag 1 million ang profit, tapos ang preference shares is 10%, 1 million also. Kanan sa dapat bayaran ng preference shareholders ng 100,000 per year, di ba? So sa 1 million na lang net income, so preference shares na 100. Ang 900, bato sa ordinary shares, dapat inana kaagad. Pero kung participating, mas malipay si preference shareholder na naman. Kuhaon pa na niya yung 100, sa napiling na 900, mo participate pag-ibs siya. So, meaning, ang non-participating, dili mo participate sa sumpra. So, kana again, mabalik lang na sa book value per share. So, mo ng different types of shares and different types of preference shares.
pati compound financial instrument. So, mausap to sa karoon na episode. Pag-study, kailangan pa kayo ng topics.